Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Avic Whitey. Sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-upload ng PEO certificate sa inyong e-registration gamit ang cellphone. Kaya panoorin nyo po hanggang sa huli ang video ito para malaman nyo ang step-by-step guide. Okay, mag-login po muna tayo sa ating e-registration account. Dito sa browser natin sa ating cellphone, mag-open tayo ng browser at i-open natin ang e-registration. Okay, nandito na tayo sa ating account. I-tap natin yung My Documents. So dito, para ma-upload natin yung ating PEO certificate, i-tap natin yung Add Document. Dito sa My Document Details, i-tap nyo lang tong document type, yung box. Tapos makikita nyo yung mga choices ng mga documents na gusto nyong i-upload. So i-tap natin tong PEOs. Dito makikita nyo yung date of issued at saka date of expiry. Wala naman siyang expiration date, pero nilagyan ko na rin, ginawa kong 5 years. Sa mga agency kasi, pag nag-apply kayo abroad, hinihingi nila yung updated na PEO certificate. Nilagyan ko na rin ang expiration date kasi pag walang nakalagay na date, hindi siya magsisave. So after nyan, itap lang natin yung save. Okay, so na-save na yung details ng ating PEO certificate. So, i-upload naman natin yung image o yung mismong certificate natin. Kailangan po naka-scan copy. After nyo ipa-scan yung inyong PEO certificate, ipa-send nyo sa inyong Gmail account or sa any email account. Tapos, mula sa inyong Gmail account, i-download nyo yung inyong certificate at i-save nyo sa inyong cellphone. Okay, itap natin yung view para ma-upload na natin. Dito makikita nyo yung image specifications. So dapat ay scan copy, less than 2 MB at JPG or JPEG file. Tapos dapat clean and clear. Okay, so tap na natin yung choose file. And then hanapin natin kung saan natin sinave yung ating certificate, kung saang file. Okay, so hanapin natin yung ating PEO certificate at itap lang natin. Kaya nakikita nyo wala yung image niya, pero try natin kung magsisave siya, i-upload natin. Tap natin yung upload. Okay, tignan natin kung na-upload ba. Tap natin yung view. Okay, so nakikita nyo no image found. So ibig sabihin may mali doon sa ating in-upload na image. Maaring mali yung file niya kasi kailangan JPG or JPEG file. Kasi scan copy naman siya at saka malinaw naman. So kailangan natin palitan yung kanyang file. Para mapalitan natin, open natin yung ating browser sa ating cellphone. Tapos i-search natin yung file converter. Okay, so yan. Pipiliin natin yung nandun sa pinakataas, yung online file converter. Tap natin. So ito, makikita nyo yung mga free online file converter. Merong audio, document, web service, software at kung ano-ano pa. So ang gagawin natin, pipiliin natin yung nasa pinaka-ibaba. Itong PDF to JPG. Kasi naka-PDF po ang aking image. So i-tap natin yung PDF to JPG. Okay, makikita nyo lalabas yan. I-type natin yung choose file. Okay, tapos hanapin natin kung saan file nakasave yung ating PEO certificate. Tapos itap lang natin para ma-upload. Tapos tap natin yung start. Pwede dito sa may itaas, pwede din dun sa pinaka-ibaba. Okay, yan. So scroll down natin hanggang dun sa pinaka-ibaba. Wala po kayong dapat palitan dito sa mga details dyan. Ganyan lang siya. So ang gagawin natin, itap lang natin tong start. Ayan, loading na. Antayin lang natin. Okay, so processing na. Dito, antayin nyo lang dahil merong magpa-pop up.
Okay, so yan, itap nyo lang yung download. Masisave yan dun sa inyong download files. Okay, so nasave na natin. Tingnan natin dun sa ating download file kung nasave na nga doon. Okay, so ito po sa pinakaitaas, ito na yung ating bagong file ng PEO certificate. So, balik na tayo dun sa e-registration. Tapos, tap ulit natin yung choose file. Okay, doon nakasave sa download yung aking PEO certificate, kaya doon ko siya kukuhanin. So, ito makikita nyo. So, itap lang natin yan. At makikita nyo dito, meron na siyang image. At itap lang natin yung upload. Okay, i-check nga natin kung na-upload nga siya. Tap natin yung view. Okay, so yan, nakita nyo, successfully uploaded na yung ating PEO certificate. So, ganun lang po ang gagawin nyo kung halimbawang hindi nyo ma-upload ang inyong certificate or any documents, ay palitan nyo yung image file. Sundan nyo lang yung step-by-step guide dito sa video. Hanggang dito na lang ang aking video. Sana may natutunan kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang like button para sa marami pang tutorial videos. Salamat!